Ang nakaraan sa kwento nating Pangil ni Magdalena ay may mga batang na biktima ng mga grupo o gang na namamalagi sa lugar na malapit sa paaralan. Ilang linggo na ring iniimbestigahan ni Andrew ang tungkol sa kaso ng mga batang iyon. Pero wala siyang makuhang impormasyon. Hanggang sa isang araw ay nagsimba sila ni Claire at Andrew kasama ang batang kinupkup ni Claire na si Mimi. Nang bigla na lang naiyak ang bata at tumuturo sa isang iskinita. Noong usisain nila iyon ay natuklasan nila ang mga katawan ng nawawalang bata sa loob ng butas ng Poso Negro. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Alas 6 na ng hapon noong matapos sa pagkuha ng litrato at pagtatanong sa mga taong nakatira sa kalapit ng eskwelahan sina Andrew. Naiaho na noon ang mga bangkay mula sa Poso Negro. 7 kabataan ang narecover sa butas na iyon at iniisa-isa pa nila ang pagkakakilanlan ng mga ito. Pero sigurado ang kapulisan, pati na si Andrew, na sa iisang eskwelahan na pumapasok ang mga batang iyon. Andrew, sumama ka na muna sa akin sa presinto para makapagbigay ka ng salaysay tungkol dito sa kaso na matagal na naming gustong malutas. Sabi pa ng isang opisyal na si Major Bustillo kay Andrew na naroon din sa crime scene. Malaking kaso kasi iyong nalutas niya. At dahil malaki din ang naitulong niya sa pagkakatuklas sa mga bangkay. Sige po, Major. Magalang naman na sagot pa ni Andrew. Doon ka na sa sasakyan ko sumakay ha, para makausap na kita agad. Sabi pa ng opisyal. Sige po, hindi ko na kayo tatanggihan, Major. Maraming salamat po. Sagot niya pa dito. O siya, tara na. Punta na tayo doon sa sasakyan ko. Muling sabi pa ng opisyal habang tinatapik-tapik siya sa balikat. Naglakad na nga sila patungo sa sasakyan ni Major Bustillo. At halos 20 minutos din ang kanilang naging biyahe patungo sa presinto. Sa buong biyahe ay hindi man lang sila nag-usap dahil abala ang opisyal sa pagsagot ng mga text at tawag sa sarili nitong telepono. Marahil ay may kaugnayan pa rin iyon sa kaso ng mga nawawalang bata. Pagkarating sa presinto ay agad silang bumaba at pumasok na sa loob. Nagtayuan naman ang mga pulis na naroon at sumaludo. Good evening po, Major! At pagkatapos, sumaludo rin si Major na bigla silang nagpalakpakan lahat. Itinaas naman ng opisyal ang kanyang kamay. Indikasyon upang magsitigil na ang lahat sa pagpalakpakan. Men, this is Andrew. Siya ang nakatuklas ng kasong matagal na nating iniimbestigahan. Nagpalakpakan ulit ang mga pulis na naroon at isa-isang nagsilapitan sa opisyal at kay Andrew. Congratulations, sir! Congratulations, Major! Sabi pa ng mga pulis sa kanila. Halos hindi naman makapaniwala si Andrew sa nangyayari. Sobrang saya ng kanyang nararamdaman. At halos para siyang nakalutang sa ulap dahil walang humpay ang pagbati sa kanya. Walang humpay din naman ang kanyang pasasalamat sa lahat ng pagbating kanyang naririnig. Oh, men! Tama na yan! Baka hindi na makahingayang si Andrew! Nagtawa na naman ang buong kapulisan sa tinuran ni Major. Tara, doon na tayo sa aking opisina. At baka hindi ka na makaalis sa mga ito. Nako, kilala ko pa naman ang mga yan. Malamang maya-maya niyan, aayain ka na mag-happy-happy dyan sa kalapit na bar. Lalo na yan si Martinez. Kilalang kilala ko yan. Dahil sa sinabi ng opisyal ay lalong nagkatawanan ang lahat ng mga taong naroon
lalong-lalo na si Martinez, nakakamot-kamot pa sa kanyang ulo. Sir naman! Angal pa nito. Nakitawa na lang din si Andrew dahil sa gaan ng mga pangyayari sa paligid. Halika na, tara! Sumunod na nga si Andrew sa opisina ng opisyal. Have a seat! Sabi sa kanya ni Major. Thank you, sir. Sagot niya naman dito, sabay umupo na nga. Biglang sumeryoso ang mukha ni Andrew na napa-straight ng upo dahil doon. First and foremost, Andrew, congratulations sa pagkakatuklas mo sa kasong ito patungkol sa mga nawawalang bata. Medyo matagal-tagal na rin ang kasong ito at pinupukpok na kami ng mga nasa itaas. Ikaw lang pala ang hinihintay para malutas ito. Sabihin mo nga kung paano mo nalaman na doon iniligay ang mga bangkay na natagpuan natin kanina. Tanong pa ng opisyal na lalong nagpaseryoso sa mukha ni Andrew. Napalunok siya ng laway at kinabahan dahil hindi naman pwedeng sabihin niya na si Mimi ang nagsabi sa kanilang dalawa ni Claire na merong mga katawan na naroon dahil baka pagtawanan lang siya ng mga ito at mapurnada pa ang pinipinto niyang posisyon sa lugar na iyon. Lumunok siya ng tatlong ulit at nakipaglaban ng titigan sa may edad ngunit maskuladong pangangatawan ni Major Bustillo. Pinag-aralan niyang lahat ng mga salita na kanyang sasabihin at inensayo sa isipan ang bawat katagang bibitawan. Bali, Major, ganito po kasi yon. Matagal ko na pong minamanmanan ang lugar na yon at nakailang ulit na rin ako nagpabalik-balik sa lugar. Minsan, nagsimba kami doon ng mga kasama ko sa bahay at palagi akong naroon para magtanong-tanong sa mga tao kung sino-sino ang madalas nakatambay na malapit sa eskwelahan. Dahil nga po lahat ng mga estudyanteng nawawala ay nagmula sa iisang eskwelahan na iyon. At kanina nga, nagsimba kami. Matapos ang simba, naisipan naming kumain sa mga fast food sa unahan. Tapos habang naglalakad, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Eh masama po sa akin ang nagpipigil na ihi. Kaya doon ako dinala ng mga paa ko sa iskinitang iyon. Napansin ko rin po kasi na walang CCTV sa lugar at walang makakakita sa akin. Pag doon ako nagpakawala ng tubig sa katawan. Habang ginagawa ko yun doon sa eskinita, napansin ko na parang may kakaibang amoy doon. Para bang nabubulok na katawan ng hayop. Tapos napansin ko rin na napakaraming langaw sa lugar, lalo na doon sa may unahan kasi naririnig yung tunog ng mga langaw eh. Due to my instinct na rin, na-curious po ako kung ano man ang meron doon. Kaya pumunta ako doon sa may dulo. Nakita ko nga yung butas na may nakatakip din na semento. E meron naman ako nakitang bakal doon, kaya sinubukan kong iangat. Doon ko na nga nakita ang hindi ko pa mabilang na katawan ng mga bata. Mahabang paliwanag pa ni Andrew na hindi niya alam kung naging maayos ba ang pagkatahi-tahi niya ng kwento. Napatahimik siya nang matapos ang kanyang kwento at napatitig kay Major upang ipakita ang sinseridad ng kanyang mga sinasabi. Nakita niya rin naman na seryoso sa pakikinig ang opisyal kasama ng sekretarya nito na abala sa pagta-type ng mga salaysay niya. Ngayon, naniniwala na talaga ako na karapat-dapat ka talaga maging isang detective, Andrew. Sabi pa ng opisyal. Hindi naman nagsalita pa si Andrew at hinintay na lamang ang lahat ng sasabihin sa kanya ni Major. Andrew, nais ko sanang imbestigahan mo pa ang lahat ng mga taong kasangkot dito sa pagpatay. Nais kong mahuli silang lahat sa lalong madaling panahon para mabigyan ng hustisya ang lahat ng mga namatay na kabataan doon. Kahit makatulong man lang para mapagaan ang pakiramdam ng mga magulang. Natanggap ko na rin yung report ngayon-ngayon lang na nakilala na daw ang lahat ng batang naroon dahil sa suot nilang mga ID. At yung iba naman ay dahil sa mga gamit na naroon sa crime scene. Maswerte na nga lang
dahil pera lang ang kinuha, hindi yung mga gamit. Kaya madaling makilala ang mga biktima. Hinihintay ko na lamang ang resulta ng otopsiya para sa mga fingerprints na naiwan sa katawan ng mga biktima at para malaman din natin ang eksaktong cause ng death nila. Pahayag pa ng opisyal. Opo, Major, at huwag kayo mag-alala. Dahil maya-maya lamang pagkatapos natin mag-usap, ay didiretso ako ulit sa lugar na pinangyarihan ng krimen para sa karagdagang ebidensya. Sige, dalhin mo na rin yung isang sasakyan dyan at magsama ka ng kahit isa o dalawang pulis dahil hindi ka pa naman ganap na detective. Sabi pa ni Major. Maraming salamat po, Major. Paano po, aalis na po ako para maaga po kaming makatapos at hindi na abutin pa ng umaga sa pag-iimbestiga. Pamamaalam pa ni Andrew. O sige, sige. Maraming salamat uli sa iyo, Andrew, ha. Napakalaki nang naitulong mo sa kasong ito. Sana malutas mo rin kung sino ang mga pumatay dito dahil ipinapangako ko sa iyo pagkatapos ng lahat ng ito ay ipapadala kita sa academy para sa physical training dahil mukhang patpatin ka eh. Sabi pa ng Major na lalong nagpasaya at nagbagana pa kay Andrew. Totoo po, Major? Manghang-manghang sabi niya pa. Oo naman, Andrew. You have my word. Magiging ganap kang detective. Maraming salamat po talaga, Major. Matutupad na rin po ang pangarap ko. Tuwang-tuwang nakipagkamay naman si Andrew sa Major at umalis na nga para magpunta sa tanggapan ng barangay na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Dahil may hinala siya kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga bata. Sumakay na siya sa sasakyan at nagsama ng isang pulis dahil na rin sa bili ni Major Bustillo. Si SPO3 Escalante ang napili niya para mataas-taas na ang ranggo at madaling makipag-coordinate sa mga taong kakausapin niya dahil wala pa rin naman siyang official ID. Habang nasa sasakyan ay tinawagan niya si Claire upang ipaalam dito na baka bukas pa siya makakauwi. Ilang ring pa lamang ay narinig niya na ang sagot kaagad sa telepono. Hello? Bati pa nang nasa kabilang linya. Hello, Claire? Nakauwi na ba kayo? Paniniguro niya lamang kahit alam niya na rin naman ang sagot. Oo, nakauwi na kami ni Mimi kanina pa. Nakauwi na rin naman si Eman tsaka si Andrea. Ikaw, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Kumusta yung kasong inaasikaso mo? Sunod-sunod pa na tanong ni Claire sa kanya. Easy, easy ka lang. Masyado ba kitang pinag-alala? Oo, nakakain na ako kanina. Kahit ang totoo ay hindi pa naman din siya talaga kumakain. Sinabi niya na lamang iyon dahil baka lalo lang itong mag-alala sa kanya at ayaw niya naman iyong mangyari. Bali, magpapaalam lang ako sa inyo. Pakisabi na rin kay Andrea para hindi siya mag-alala na bukas na ako makakauwi dahil minamadali ko ang kasong hawak ko ngayon eh. Pag nalutas ko ito agad ay makakauwi na rin ako ng bahay. Wika niya pa kay Claire. Ngunit alam niyang hindi niya iyon mabilis mapapaniwala sa mga sinasabi niya dahil mas daig pa nga nito ang detective sa lakas ng woman instinct nito. Sige, sasabihin ko kay Andrea pagkababa ko nitong telepono. Kumain ka ha, para may lakas ka dyan. Sabi pa sa kanya ni Claire. Oo naman, salamat. At ibinaba na nga ni Andrew ang telepono at nagtungo na sa barangay kung saan may kopya ng mga CCTV sa lugar. Pagkarating nga doon ay kaagad siya nang hingi ng kopya ng CCTV mula noong petsa na nagkaroon ng pagkawala ng bata. Ngunit sinabi sa kanya ng mga taga-barangay na isang buwan lamang ang meron sila na recording. Magdamag niya iyong pinag-aralan at nakakuha ng matibay na ebidensya na nagtuturo sa mga kabataan na miyembro ng isang gang at kitang-kita din sa video ang ilang pambubugbog na matibay ding ebidensya na nagtuturo sa mga suspek.
Alas 4 na ng madaling araw nang matapos niyang mapag-aralan ang lahat ng video. Makatapos ang ilang araw na pag-aaral sa mga ito at sa takbo ng organisasyon nila at pagmamanman, ay kaagad nagkasanang operasyon para hulihin ang mga suspek. Nagtungo na nga ang mga ito sa bahay noong mga kabataan at dahil matibay nga ang ebidensya ay wala nang nagawa ang mga magulang ng mga iyon. Isinama din ang magulang ng mga bata upang hingian ng salaysay. Kinabukasan ay mabilisan ang naging kilos ng lahat. Kaagad ipinadrug test ang lahat ng kabataan na napag-alaman na positibo ang mga ito sa pinagbabawal na marijuana. Makalipas ang 2 linggo na walang humpay na hearing sa mga kasong patong-patong na isinampa sa mga kabataang iyon, ay napatunayan na guilty nga ang mga ito o kasama sa pagpatay doon sa mga batang natagpuan sa Poso Negro. Dahil sa karamihan doon ay underage, kaya sa Boys Town ang bagsak nila. Ang iba naman na nasa tamang edad na ay diretso sa kulungan at pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa patong-patong na kaso. Kagaya nga ng ipinangako ni Major ay umalis kaagad si Andrew para makapag-training na. Pagkarating ni Andrew sa training camp sa Maysilang, Cavite, ay doon sila sa parting liblib na lugar na wala halos siyang makitang tao o kabahayan. Balid dahil may service nga mula sa terminal ng Maguyam, kaya hindi na siya nakapag-usisa pa kung anong barangay iyon. Alam naman ni Andrew na hellish training talaga ang mangyayari, kaya hindi siya nag-e-expect ng kung ano paman. Gabi na noong dumating sila sa training camp, kaya pagkatapos ng kaunting roll call ng mga pangalan at ilang minutong pag-uusap, ay nag-assemble na sila ng kanya-kanyang mga tent. Nag-briefing naman sila ukol dito, kaya mabilis silang lahat nakapag-assemble. Sa kalagitnaan ng kasarapan ng kanilang pagtulog, ay biglang nagising ang lahat sa sigaw ng isa sa kanilang kasamahan na tila takot na takot sa nangyayari. Pagkalabas nila Andrew ay nakita nila ang malaking asong itim na nakakagat sa hita ng isa nilang kasamahan na halos mawalan na ng malay. Halos masuka naman ang ilan sa nasaksihan, lalo na sa pagsirit ng madaming dugo. Si Andrew naman ay mabilis na kinuha ang kanyang itak at sinugod ang malaking asong iyon na ikinabigla din naman ng nilalang. Ah! Bitawan mo siya! Sigaw pa ni Andrew habang malakas nitong tinataga ang nilalang. Umangil naman iyon ng pagkalakas-lakas. May sumigaw din mula sa likuran ni Andrew. Aswang yan! Aswang yan! Mag-iingat ka! Ah! Ayoko na dito! Uuwi na ako! Sigaw pa ng isa sa mga kasama nila na nagtatakbo pabalik sa loob ng sarili nitong tent at kinuha ang ilang mga gamit. Tumulong din naman ang ilan pa nilang mga kasama na dumamba doon sa itim na nilalang na may matitigas na balahibo. Nagpumiglas naman ang nilalang, dahilan upang magtalsikan ang ilan nilang mga kasama. Halos mawalan ng ulirat ang ilan at nagtamo ng sugat at pasa sa katawan. Duguan naman ang asong iyon na nataga ni Andrew at nagtatakbong muli patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nilapitan ni Officer Inanyo ang kanilang kasamahan na pinagkakagat noong kaninang halimaw. Malala ang sugat niya! Tulungan niyo muna akong buhatin siya at bigyan natin siya ng paunang lunas! Bukas ng umaga, dadalhin natin siya kaagad sa main camp para magamot. Ang mga mahihina naman ang loob at duwag dyan, magsimula na din kayo magbalot-balot nang makauwi na kayo sa lugar nyo.
Paliwanag pa ni Officer Inanyo. Nagsibalikan na ang mga nagtitraining sa kani-kanilang tent at bumalik na sa pagtulog. Dala ang takot at kaba sa kanilang naranasan sa unang gabi pa lamang nila sa training. Kinakabahan man sa unang engkwentro nila sa aswang, pero sinabi pa rin ng ilan na wala itong atrasan. Kahit nahihirapan man, ay pinilit ni Andrew na makatulog. Balikan naman natin ang mga pangyayari kila Claire. Ilang linggo na rin ang lumipas ay hindi pa rin siya nakakabalik muli sa matandang nagtitinda ng bulaklak sa simbahan ng Malate. Sobrang busy kasi ni Andrew sa paglutas ng kasong hinahawakan, kaya hindi siya makakuha ng tiyempo upang makapagpaalam. Ngunit dahil araw iyon ng Linggo at naihatid na rin nila si Andrew sa sakayan ng bus patungo sa training camp nito na pupuntahan, kaya hindi na siya mahihirapang makapagpaalam pa sa kasama niya sa bahay. Si Andrea naman ay busy sa panonood ng movie kasama ang dalawang bata. "Andrea, aalis muna ako ah. Punta lang ako sa may simbahan. Tutulungan ko lang iyong matanda na may apong bulag para makarami sila ng pagbibenta. Para malaman na rin natin kung ano pang kailangan nila. Dalawang linggo na rin ako hindi nakakabisita doon eh." Paalam niya pa dito. "Ay, oo nga pala no. Yung matanda, kawawa naman yun. Ano namang nangyari sa kanila?" Tanong pa sa kanya ni Andrea. "Oo nga, kaya nga pupuntahan ko. Para naman makumusta ko. Tapos babalitaan kita mamaya pag uwi." Muli pang dugtong ni Claire. "Sige, basta sis, ingat ka. Tsaka huwag ka masyadong magpapagabi. Kami lang dito eh. Ako na bahala magsabi kay kuya pag tumawag. Sunday pa naman ngayon, baka maya-maya tatawag yun." Sagot naman ni Andrea. Umalis na nga siya at bumili ng ipapasalubong sa matanda. Dahil pansit na noong nakaraan ang pasalubong niya dito, na mukhang nagustuhan din naman ng matanda, kaya naisip niyang iba naman ang dadalhin niyang pasalubong. Nakahanap siya ng lugawan na talagang pinipilahan ng karamihan dahil kompletos ricados ang timpla doon. Ito na nga ang ipinasalubong niya sa matanda. "Lola, kumusta po?" Masayang bati pa ni Claire sa matanda. "Mukhang natagalan ka sa pagbalik ah. Kumusta ka na Claire?" Tanong naman ito sa kanya. "Oo nga po. Eto, mabuti naman po. May mga inaasikaso lamang ako noong mga nakaraang araw, kaya hindi ako kaagad nakapunta dito at nakapagsanay." Mahabang paliwanag niya pa. "Oh siya, sige. Aminayan pa sa lubong mo sa akin at nang makain ko na. Ikaw na muna ulit ang magbantay dito sa tindahan ko ha, upang hindi ako maistorbo sa pagkain." Sabi pa ng matanda sa kanya habang nakangiti. Pumayag naman kaagad si Claire at inisikaso na ang mga bumibili ng bulaklak. Swerte din na huling linggo iyon ng buwan at marami din ang taong nagsipunta upang magsimba. Kaya napangiti si Claire dahil nga medyo maaga pa naman, kaya sigurado na maaga ring mauubos ang panindahan ng matanda at malamang ay maaga siyang makakapagsanay. "Oh, Claire! May bagong ituturo sa'yo ngayon ang apo ko. Sana ay maging handa ang kalooban mo. Dahil sa batay sa sinabi niya sa akin kagabi, ay tila mabigat ang nais niyang matutunan mo." Sabi pa ng matanda habang kumakain ito. "Opo, handa naman po ang kalooban ko sa lahat ng matututunan." Sagot naman dito ni Claire. Hindi nga nagkamali si Claire ng hula. Dahil alas 4 pa lamang ay ubos na ang lahat ng paninda ng matanda. Kaya maaga sila ngayong makakauwi sa bahay noong matanda. Nagsimula na silang maglakad at napansin niyang tila lalong sumusukal ang kanilang dinaraanan. Ngunit hindi na lamang siya nagsalita
dahil mukhang sanay naman dito ang matanda. Pagkarating nila sa bahay, ay nasa pintuan na ang apo ng matanda. Hi, kumusta ka na? Maayos naman po, Ate Claire. Matagal-tagal ka rin pong hindi nakapunta. At nakita ko na pupunta ka ngayon, kaya naghanda ako sa iyong pagdating. Sabi naman ito. Hindi naman ikinagulat ni Claire ang sinabi ng dalagita dahil subok niya naman ang kakayahan nito. Halika, pumasok ka na Ate Claire. Magsimula na tayo sa ituturo ko. Abangan ang susunod na kabanata tungkol sa mga bagong kakayahan na matututunan ni Claire at ang pagpasok naman ni Andrew sa academy na magiging malaking pagbabago sa buhay nila.